Ayun, what's up mga tol? Bali, sa vlog na to ay pag-uusapan natin ang isa sa major problem ng dirt bike, ang linkage. Bali, ipapakita ko sa inyo ang step by step kung paano natin baklasin. Okay, first is ilalagay ko muna to para sa gitna para mabalance yung unit natin, motor natin. Ayan, at nalagay ko na, pero di ko na pinakita kung paano ilagay. Ayan na yung linkage natin. Okay, so actually natanggal ko na pala yung dalawang bolt sa kabila. Ito, dalawa. Ayan. San? Ito. Sorry. So ito. Ayan, tinanggal ko na. Ang gamit dito ay tag 17 lahat. Okay. So, dito sa dalawa na to, kahit saan naman yung unahin nyo, tanggalin dito ay walang problema. Okay? As long as na matanggal nyo. Okay, ang ginawa ko, pinukpok ko na para makalabas na ito. Ito, yung medyo nakalabas na konti. Para dito. Ang next naman ay ito naman yung tanggalin natin. Okay. So, ganun pa rin. 17 pa rin. Ayan. At pupukpukin din natin ito para makalabas doon at uhugutin natin doon sa kaliwa. Okay. So, for the meantime again, so, ito na lang muna yung tanggalin ko. Luluwagan ko. Then, papakita ko sa inyo. Ayan, at naluwagan na. So, tatanggal dito na lang. So, ayan. So, ito na yung last na tatanggalin natin. Maliban dito sa mahabang bolt. Ayan. So, tanggal na. Then, ito. Itutulak ko para pati ito itutulak ko na rin para dun sa kabila hugutin na lang. Okay, so for the meantime ito na muna yung hugutin ko. At ito pa ang isa. What is the wind? The wind is gone. The book was the book. Ayan. Okay, bago ko pala makalimutan, hindi natin mahuhugot to. Ito, nasa right side to. Ano ba? Ito. Balik ko muna konti. Ayan. Ito yung tinanggal ko kanina sa kaliwang bahagi, sa kaliwa. Tapos ngayon, nang hugutin ko na ay hindi siya mahugot unless matanggal muna natin itong spring. So, tatanggalin ko muna ito para makadaan ito. Ayan, at natanggal ko na yung spring. Ginamitan ko lang ito. Sinugit ko dito kanina. Ito. Sorry. Sinugit ko siya dyan kanina. Ayan. So, dito ko lang muna to. Dito. Ayan. Bali, huhugutin ko na itong isa. Ayan. Okay. Sasha! Ito na. Tanggal ko na rin. So, next is tutulak ko na to. Ayan. Pwede lang pa lang. Pwede pa rin. Kumain lang siya. Ayan. At tuhugutin ko na rin sa kabila. Ayan. Nakuha ko rin. Dali lang. Next one is ito. Thank you.
Ngayon, nahulog na ito. So, ito lang last. Bali, dito, habang hinuhugot nyo to, hawakan nyo rin to, baka mahulog. So, baka magkaroon siya ng diferensya. Ayan na, natanggal ko na yung kanina. Ito yun. Ayan. Bali, ito na yung linkages natin. Okay. Ayan. Ganito yung forma niya. Ay. Ayan. Ganito pala yung forma niya. Tapos dito yung center. So, dito sa linkages ko, last 2 weeks ay nilinisan ko man to. Tapos, I found out na sira na yung linkages niya dito, yung bearing niya dito. Dito sa center. Tapos nag-order tayo at dumating na rin. So ngayon at papalitan na rin natin agad para hindi siya lumala at hindi na niya madamay itong sa baba na dalawa. Kasi mas malaki pa yung gagastusin natin pag masali yan. Okay. So babaklasin ko na muna to at huhugasan, and then ibalik at ilagay yung bago. Ayan, ito yung just center niya. Actually, itong mga needle bearing na to, ano kung makikita niyo ba? Basta ito yung mga needle bearing. So, yan. Medyo nakulangan na yan kasi nasira naman to. At ang ginawa ko lang ay para mag-abot at magamit din before magdating yung order natin. So, nilagyan ko lang siya ng grasa para magdikit at mabalik ko. So, ayan. Mali, ang next step natin dito ay tatanggalin natin itong needle bearing. So, bumili na rin ako ng tools kasi kung kuan ay ipapamachine shop pa natin to. Ipapamachine shop natin at babayad pa tayo. So, ako, bumili na ako ng C-clip. So, papakita ko sa inyo yung tools na binili ko. Titingnan natin kung makakatulong ba yun dito. Okay? Kasi nakita ko sa mga vlogs ay hindi na rin siya nagpa-machine shop. Bagkus ay bumili na rin sila ng C-clip. So ito yung C-clip natin. Ito. Ito yung C-clip natin. So berhen na berhen pa yan. Virgin pa yan. Tatanggalin natin. Ayan. So, 4 inches. 4 inches yung size niya. Mura lang, 165. Bili ko sa South Cotabato, sa Marvel. Sa Unitac. So, mumurahin lang yung nakuha natin para ka-less naman tayo. Okay, so, ang next step ko dito ay tatanggalin ko to. So, sa pagtanggal ko, so, kailangan ko ng washer or anything na sakto dito para pag-press nito ay ang matulak lang ay yung needle bearing or yung body ng needle bearing dito. So ayun, at hanap tayo ng washer or anything na sakto dito, pero punasan ko lang muna para totally na makita natin kung saan ba ito yung ayano. May mga tama na rin siya konti. So kung hindi natin naagapan ito, baka mas lalo pang masira. Mas lalo pang masira yung linkages natin kasi usually yung iba ay
napuputulan sila ng mga linkage dito, nabibiyak kasi wala silang maintenance. So as much as possible tayo ay kung madalas tayo nagdi-trail ay 6 months to 4 months, so kailangan din natin maggrasa kasi kung nababasa itong mga grasa natin, especially na yung grasa na ginagamit natin ay hindi siya waterproof, ay usually ay nagkukos siya ng kalawang. So doon na nag-start yung mga dumi, tapos didikit na yung mga alikabok at doon na mabilis masira. So ayan, at so ito ay okay pa man to, wala pa man din problema. So ito lang muna yung tatanggalin ko. Ayan, kunin ko muna yung bago ko para ma-estimate ko. So ito yung na-order natin kay Alex Valencia, shout out again sa iyo. Tapos sinabayan ko na rin ng ito, engine sprocket lock. Hindi ko lang sure kung yun ba yung tawag. So ito yung na-order ko na needle bearing. Dapat pala tinodo ko na kanina. Bas ka na, pre. Unting konti na lang. Bye-bye. Ayun, at natanggal ko na rin ang needle bearing niya. So, ito pala. Actually, sira naman to. Sira na yung mga bearing sa ilalim. At yan, binalik ko lang para kumapit, nilagyan ko ng grasa dito. Okay, so feeling pure pa rin.
Ayan, ang next ay gagrasahan na rin natin. Babalik na rin natin. Ito. Ayan, at all pack na. Ayan. So, babalik lang natin. Ayan. Pero bago yun, pupunasan muna natin yung mga gilid niya para hindi kakapitan ng mga alipkabok. Next is itong mahaba. Second na mahaba yung lalagay natin dito. And the next one is this. So, ayan. Sa kabila natin padadaanin kasi merong lock dito sa kabila na dapat doon makalagay ito. Meron siyang lock dito. Makikita niyan pag in-open nyo lang sa inyo. Dito sa baba, kailangan natin iangat muna yung tire, baka hindi makadaan to. Angat. Ayun. Ayan, at nabalik ko na. So, ayan. Sana balik na yung pag-smooth niya. Okay. So, ayan. Tips lang pala para hindi masyado mahirapan sa pagbalik nito. Picturean nyo muna. Tandaan nyo kung saan nakaharap ito, saan nakalagay itong nut niya, ito, saan nakalagay, at saka saan naman nakalagay yung ganito. Ayan. So, sa ganun na paraan, ay posibleng mapadali yung trabaho natin. Ayan. Okay. So, ayan na yung linkage natin. At medyo makaginhawa naman yung linkage natin at yung shock natin. Okay, so siguro hindi ko na pahabain itong video at dito ko na lang tatapusin itong video na to at maraming salamat. Bale, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, so huwag ka na magpahuli at mag-subscribe na. So, ganun na lang at maraming salamat. Peace.